Guys, hello, good afternoon. Today is October 17, 2023, 5:27 p.m. So until 6 p.m. lang tayo, guys. Ayan. So may repair tayo dito, guys. This is a 3 times repeat customer. So ito lang din yung na-repair natin na 3 times. Ayan. So ito, guys, this is Sotak RTX 2060 Gaming. Ayan. At ito, guys, ang issue nito. Dati, naparepair na ito, guys, sa akin. Ayan. So, dati, nahihiyan ang daga. Ang issue nito, liquid damage, nahihiyan ang daga. Tapos, pinarepair sa atin, narepair natin. Yun, a few months. Ayan. Tapos, nahihiyan na naman ang daga. Ayan. Yan ang issue. Nahihiyan na naman uli ng daga. Pinabayaan yung daga bumalik. Ayan. So, ibig sabihin, nakadalawang repair na. Narepair uli natin. So, ayan. After mga 3 buwan yata, or hindi ko lang tanda kung ano. Ayan, guys. So, ngayon may issue na naman daw siya. Ayan. So, titingnan nyo, guys, kung ano issue. Natanggal ko na, guys, yung tornilyo para makita nyo lang kung ano issue. So, tingnan natin ang ating ano, nire-refer na ito. So, sa tingin nyo ba, guys, ang tanong, guys, sa tingin nyo ba tama ang ginawa ng customer na to, dito sa video card na to? So, makikita nyo yung issue ito. Ayan, guys. So, ngayon, guys, pakisagot na lang sa comment section. So, mag-comment lang kayo kung tama ba o mali yung ginawa ng customer. Okay? Ayan. So, tingnan natin, guys, natanggal ko na yung tornilyo. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, so, natanggal na natin. Tapos, bubuksan ko na siya, guys. So, show something kakaiba. Okay? Ayan. So, pangatlong ano na to, guys, balik. So, hindi ko alam kung anong issue. Ayan. So, tingnan nyo, guys, kung anong problem. Ayan. Taraan! Ayan. So, nakita nyo ba? Anong kakaiba dito, guys? Ayan. So, no thermal paste. But, we have a thermal pad. So, ayan. So, yan yung nakalagay, guys. Thermal pad. So, hindi na ginamita ng thermal paste. Thermal pad. Ayan, guys. Sa tingin nyo ba, guys? Tama yung pagkakagawa ng customer? Sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, guys? So, bago pa yung thermal pad. Yeah. So, tama ba yung thickness ng thermal pad? Sa tingin nyo? Mm-hmm. Parang hindi lumapat. Ha. Ah, wait lang ha. So, may isa pa. Titingnan natin, guys, kung tama ba. Okay. So, dito, correct. Dito, correct. Okay, correct yung ano. So, titingnan lang natin, guys, kung anong mayroon. Ayan, taraan! So, may tape. Hindi pa natanggal yung ano, guys. Ayan, so, hindi natin alam kung anong nangyari. So, baka nilagyan lang niya, tapos hindi niya tinanggal. So, nandito pa rin yung ano, guys, plastic. Actually, guys, hindi lang ito isang basis nangyari. Ayan, mayroon din sa akin pinarepair na ganito, mataas siya na unit. So, hindi rin tinanggal yung ano. Alam ko ano siya eh, MSI RTX 37, hindi tinanggal yung ganitong plastic. Alam nyo nangyari? Sunog. Sunog yung plastic. Pati yung mga piyasa, sunog. So, kasi hindi magta-transfer yan. May plastic eh. Kahit pa manipis yung plastic, guys, hindi yan. Walang silbi yan pag hinilagyan nyo ng divider. Yung pass transferring heat. So, hindi siya ganun ka-pass. So, magta-transfer naman siya pero konti. Mabagal. Yeah, so, yan yung isang issue. So, bago na yung thermal pad. So, I'm not sure kung ano to. Okay. So, tingnan natin kung anong issue. Yan, guys. Tapos, itong ano na to, repair natin na to. Actually, so, sa tinagal-tagal, ngayon lang may nagpagawa sa akin ng RTX 2060 na ngayon lang ulit pala. I mean, ang ibig kong sabihin ay ngayon lang ulit may nagpagawa ng Sotak RTX 2060 Super. Yan. Kasi, meron tayo ditong repair na isa. So, may display yun, guys, before. So, na yung natanggal yung kanyang resistor. So, ngayon, dahil din sa repair na to, so, makakatulong itong repair na to ngayon. Maragawa man ito, hindi. So, may masisave tayong isa, guys. Kasi, meron ditong pinagawang same model. Okay? Yeah. So, marirepair natin yung isa na yun. Basta, tanggalin natin to. Yan. Kasi, yun ay, yung 5 volts niya, missing. So, nag-no display na siya. Liquid damage kasi siya, nahihiyan siya ng taga. Ah, ng pusa. Pusa pala yung umihi, guys. Actually, pati yung board noon, sira din.
Pero na-repair ko yung board. So, yung video card. May display pa naman kahit pa paano. Kaya lang yun, natuluyan. Tapos nawala yung resistor. Okay? So, alam ko guys, sa tingin ko guys, ay parehas naman sila ng model. So, ito siya. Ayan. So, ito yun. Ito yung isa. Ayan. Parehas sila. Okay? Ayan. Same. Okay. Ito kasi, asan na yun? Tama ba? Ay, ito isa na to. Liquid damage. So, alam ko may nawawala dito ang pyesa. Dito. Liquid damage to eh. Ang nawawalang pyesa dito guys ay resistor. Yun. Kailangan natin resistor. Yun lang ang kailangan natin. Kasi wala tayong donor board dito. Gawa ng dito sa modelo ng SOTAC guys. Na RTX pataas. Ay laging 100% successfully rate. Repaired tayo dito. Kaya kahit wala itong board build schematic. So successful lagi guys. Mataas ang successfully rate ng NVIDIA SOTAC. Okay? Na RTX pataas. Kaya wala tayong donor board dito. Kahit ano. So, malaking bagay at may nagpa-repair. Ayan, nakatulong. Mare-repair natin yung isa. Kasi yung isa, guys, eto, gumagana to eh. May display kasi ito. Tapos, nung nilinis ko na siya, ayun, natuluyan, natanggal. Tapos, nawala yung resistor. Bigla kasi siyang tumalsik, guys. Nililinis ko yung resistor. Kasi yung isa, not connected na. Kasi ang issue nito, may display. Tapos, pag in-stress test, nawawala yung display. Kasi yun pala, not connected yung 5 volts resistor. Ang problem, nung tinanggal ko siya, tapos nililinis ko yung ano, para matester kung ilang voltage, ilang ohms yung resistor. Ang problema, tumalsik. Yun, so nawala. Kaya, no display. Ay, hindi na yun, no display kasi tumalsik. Well, sa 5 volt section yun. So, yun ang marirepair natin isa. Okay, so, see, of course, excuse me. So, unahin natin tong isa na to. Ayan, ang nawalang resistor yata, ito yata eh. So, check lang muna natin para makatulong itong isa. Tama ba? O dito. Ito yun eh. Ayan, so, may missing dito na isa. Okay. So, tingnan natin. Ang nawawala ay kapasitor lang yata ang nawawala eh. So, problema. Ay, sorry. Wala pa lang ano. Ayan, so, picture natin siya. Ayan, so picture natin. Tapos, kung ano yung nawawala. I think dito lang yung may nawala eh. So, oops, wala pala tayong ano. Paano bang screenshot na ito? Screenshot, preview. Okay, screenshot. Okay na, na-screenshot ba natin? Nasa kaya nag-save yun? So, wait lang guys. Hindi ko alam kung saan nag-save yung screenshot. Yun lang. Hindi ko alam kung saan nag-save. Dito ba? Ay, wala. So, hindi ko masyado pag-screenshot. Screenshot preview. Walang save. Pasensya na kayo at ako'y inuubo. Ayan, so titingnan natin kung ano yung nawawala. So, dito. Kasi hindi ko ma-screenshot. Hindi ko alam screenshot ng ano eh. Hindi kasi tayo pwedeng gumamit ng nawawala ay dun. Yun lang, isang SMD capacitor yata yun. Tapos, kompleto naman ganito. Ano kayang nawawala? Yun lang eh. Parang crystal. Ayun. Itong isa na to ang nawawala. Ito. Yan. So kung titingnan natin. Ayun ang nawawala. Isa. Tapos yung isang crystal.
Wala na. Okay, yun lang. So, okay. So, yun yung function na nawawala, na missing sa isang crystal na kapasitor. Ayan, yung crystal na ganito, guys. May tawag dito, guys, sa kapasitor na to. Iba ang function yan, eh. Hindi ko alam kung ang klase ang pitik niyan. Malilimit yan sa may BIOS. So, hindi ko alam kung sa BIOS siya. So, ngayon, titesti rin natin to para makuha natin. So, para ma-repair din natin yung isa, guys. Okay. So, yan ay resistor. Ayan. So, testi rin natin. Ito lang yung nawawala eh. So, ang value nito ay 10K. So, kasi 9.9K siya. So, 10K ang value. Ayan. So, ito yung matagal ko nang hinihintay. Ayan. So, nawawala yung ating 10K. So, 5 volts rail kasi yun, guys. Aha. Ayan. 10K. So, ayan. Yari na. So, repaired na tong isa, guys. Ito lang ang problema nito na ultrasonic cleaning ko na to eh. Yan. Ano na nga lang to eh. Bigla lang siya natanggal nung inaamag na nga eh. Sobrang tagal, guys. Alam ko February pa to, guys. So ngayon ay October na. Yan. Pero okay lang naman doon sa may-ari. Waiting naman siya eh. Ano. Kasi no chance talaga eh. Wala kami makita din na donor or ano, etc. Yan. Waiting talaga ng ano. Mayroon pa ditong isa, guys, eh, na ganun din ang issue. Yan. So, ito na yon. So, mukhang tanggal pa tong isa. So, lagyan natin ang 10K. So, repair muna natin, guys, itong isa. Bonus siya. Bonus. Okay. Kuha tayo ng resistor na 10K. So, marami tayong resistor dito. 10K. So, 10K lang pala ang solution eh. Okay. So, this is a 10K resistor. Oops. Yun. Nalaglag na ang 10K. Ayan. So, nasa na? Ito. Yan, 10K. So, okay. So, sa 10K natin ay, so, mayroon pang isa yung, ano, sukatin natin to, isa na to, kung ilang value. In case na, yan, to, kasi medyo tanggal na yung nandito eh. Okay, so, 10K din siya. Yan, medyo wala nang reading tong kabila. So, pasalamat itong may-ari na ito. Nakatulong. Yes po. Babe. Babe, si ano? So, 10K din. That connected na siya. Lagyan natin dito. 10K din pala to. At connected na rin siya. So, test rin ulit natin. Kung 10K nga baga. Kasi ang reading natin ay... Oh! Ba't siya nagbabayad? 950 or 900? Ay! May hirap, hirap pa. $950 ba yun? Hmm. Discount 50? Ayaw. Ayaw gumana.
Ano ba yung Redding? 0.5k lang. Wait lang guys, medyo nagkakaproblema tayo sa correct reading. So tatanggalin natin to. So pairamin muna natin. So pasalamatan natin yung may-ari. Ano itong isa? Kasi walang reading. Tanggalin natin. Iba yung reading ng ano eh. Asa na? Baka mali tayo ng reading. Nang hindi nakakabit, so oops. Tama naman pala, 9.9k. Tama naman pala. Okay, so palitan lang natin to. Ito guys ay okay na to, isa na to eh. Yun lang talaga kulang. So 10k resistor. So palitan natin siya. Masa na? Wala na kasing ano, liquid damage kasi yun. So yan, so hopefully gumana. Alam ko yun lang issue nun eh. So tanggalin na natin yung flux. Kasi gumana naman yun before eh, nung na-liquid damage siya before, gumana. So ito yung inayos natin. Yung tumalbog lang yung isa kaya nawala ng gana lalo. So, tingnan natin. Ayan. So, kung maaari ay 2 pieces repaired tayo. Okay, tingnan natin kung magdi-display. Kung successfully, so, okay na siya. Ayan. Tingnan natin. Kasi ito, alam ko, pinalitan din itong PSA. Shorted yata to something. Ayan, dito yata. So, I don't know. Hindi ko na matandaan to. Matagal na to kasi. February pa, October na ngayon. Yeah, so, testingin natin. Kasi ito'y gumagana. In-stress test natin to eh. Nung ang problema, namamatay. Namamatay pag in-stress test. Kasi yung 5 volts rail ngayon pala may issue. Tapos, yun. Yeah, nung tanggalin natin. Tapos, nilinis natin. Tumalsik. Pumitik siya. Yung tweezer. Ayun. Wala na. So, tingnan natin kung magdi-display. So, dapat balik yung ano siya dati. Lumana ba? Mukhang nagwa-warm naman yung kanyang CPU. Pero, hindi siya nagdi-display. Oh, wait lang ha. Kasi na-stuck to. Ayusin natin. Ang saksak. Lipat sa ibang port. Okay. Mabinit na siya eh. So, let's power on again. Tingnan natin na magdi-display.
So no display. Power off. Oh, wait lang. Parang di ba kasi yung saksak eh. Try natin HDMI. Parang kinalawang na. Naku, kinalawang nga. Kinalawang. Kinalawang yung ano. Palibasa, ang tagal na naka-stock. May init yung chip eh. Kinalawang siya. Tagal na kasi ay. So, let's power on. Tingnan natin. So, yun, na-lock is on, pero no display. Pero minute na po siya. Tayo tayo dyan, walang display. Kasi alam ko dalawa tama ng pati sa BIOS to, tinamaan to eh. Pero naayos ko na yung BIOS eh. Bakit kaya no display? Ah, may lakad ka? Kaya kalawang siya. Sige, sige, ano? Wala kang lakad pero early out ka? Bakit? Ha? Wala bang alas 7? Wala naman. Sige, sige. Bukas na lang tayo mag-usap. Ah, recorded ako eh. So, may kinalawang siya. Kinalawang na yung ano. So, wala siya ng display ah. Kung kailan na kompleto na. Ah, mayroon pa isang kulang. Capacitor. So, yung parang crystal capacitor. Kasi ibang ano nun eh, para yung may pintig. So, kailangan din kasi yun. Oo nga pala oh. Gahanap pa ako nun. Okay. So, try nga natin. Try nga natin kung magpapang ano. Wala, umilaw na yung ano niya eh. So, possible. Yun nga. Tingnan natin. Sa lahat ng port. AR dito. So, check natin muna yung ano. Oh, mayroon display sa ano eh. Sa onboard. Sa onboard mayroon. So, wala dito sa video card. Pero umiinit. Aha. Aha. Tingnan natin ay. So, madumi din kasi ito eh. Inamag na eh. So, inimisin natin. May inamag na eh.
ano kaya ang ibang tinamaan? Kasi may display to before, yun lang talaga ang sira niya eh. So na ibalik na natin. Wala pa rin. So yun na lang isa, crystal na yan. So capacitor, yun na lang isa na yun. So the rest, it's okay. Damage. So mukhang ano ah, mukhang tayo'y nahihirapan. So susukuan ba natin? Hanap tayo ng Sotak na latest version. Tapos, ayun ang ano natin, hanap tayo din ng spare parts. Yung parang crystal, crystal capacitor. So baka may effect siya eh. Saan kaya siya makakakuha? Saan tayo makakakuha? Para siyang crystal. Makita. Yun. So, malapit siya sa may BIOS. BIOS yata. Kunin natin to. Ito na kapila. Tingnan natin kasi ang effect nito kung sa BIOS or etc. Natin. Lang.
connection niya. Kung sa bayo siya connected or what. So, let's turn on. Patay pala. Okay. So, let's see. What's the problem? Oo nga, para makita yung ano. So, yan. Oh. So, may bagong issue. So, not detected siya. Kasi ang issue nito before sa BIOS at saka sa ano. So, baka natuluyan na naman. Ayan. So, umiinit guys yung GPU chip. Pero, ang issue niya, no display. Ayan. So, yan yung ating focusing gripping natin ngayon. So, present yung ating 1.8. So, 1 volts present. Ibig sabihin, present yung ating tinatawag na present yung ating GPU ating memory. Wait lang. So, may init kasi siya eh. Ang problema ay BIOS at ano, tinamaan yung BIOS. So, pag ganyan, BIOS, focus tayo ng BIOS sa data lines. So, matagalan na kasi ito, na-stuck na eh. So, subukan po natin. Kasi ang issue before dito sa BIOS, so baka ngayon, tinamaan ulit dito. Dumi din siya oh. O baka may natuluyan na lines. So, kinalawang na pala to. Na-stuck na kasi siya. Hirap pa lang na-start. Na-stuck siya. Naputol na yung lines. Kanyang PCIe. Kasi ang issue before, ito, tinamaan yung BIOS, yung mga line dito. So, pinalitan natin ito. Kumuha tayo ng resistor dun sa ano, sa donor board. So, hindi natin alam kung ano yung effect. Stuck siya eh. Check natin. Bakit siya ganun? Ano kaya ang issue? So ito ay
Ano putol? Check natin. Connected. Oh, may ano na to. Tayo dito. Stuck ito sa akin eh. Wala na siya ng display. Ito lang yung issue na ito before. Wala naman siyang ibang missing parts eh. So, nalagay na natin. Ano trigger? Pinahirapan ako ah. Dalawa. So yun. Yun lang. Wala naman. Bakit kaya? Medyo naguguluhan ako ah. Okay naman ito, saksak natin. So, okay ito. Okay. Umiinit siya. Try pa nga. Medyo naiwagaan ako dito. Detected siya eh. Oo, na-detected niya. Pero may init ang chip. Lipat natin. So, bakit ganon?
Amazing. Amazing ba siya? Ayan siya guys. Ano, wala siyang display. Medyo hindi ko siya maintindihan. But, yun lang yun ano niya eh. Yun lang eh. Wala nang ibang nawawalan pesa eh. Ano nangyari? Kasi ito lang yung issue niya guys. Nung nag ano. So, alas 6 na guys. Hanggang alas 6 lang tayo. So, tina ako ah. Yun lang problema. Wala namang iba eh. Naku, kamali ka tata kami nag-work. Naku, huwag ka malikat na. Hindi ko alam kung saan siya connected. Mahirapan ako ah. Naman. Connected. What's the problem? Data lines. Wala naman natanggal dito. So, yung ating fix reset. So, may reading. So, mayroon din siya. So, focus lang ako sa BIOS na ito. Hindi ko masyado maintindihan. Kung may problema ang aking tester or erekta ko nga. Kasi umiinit siya eh. Yung naguguluhan ako. Erekta natin dito.
Oh, may krapata. Yan. Ito yun. Ano ba yan? Microscope? Nakita ako naglalakad na garapata. Dito. Asa na yung garapata na yun? Karapata ba yan? O siya langgam lang. Sa microscope. Patigil tuloy ako. Dito ko nga testing. On board. So, nahiwagaan ako eh. Yan. Few minutes. Okay, let's power on. Oh, nag-display siya. Oh. Ah. Problem. May problema ng ano. Yan, so... Ayan, so kasi nag-display siya, guys. Minsan kasi ano eh, umiinit siya, kung mapapansin natin. sinalpak ko kasi siya dito, madumi kasi yung PCIe niya. O baka nasira na to. Minsan nasisira din to eh, pumuputok yung line. Lalo pa nagre-refer tayo ng sirang GPU. So, sana da-damage din siya. Kasi nagdi-display siya eh. Kaya imposibleng hindi gagana. So, ano bang last kong ginawa? Nilinis ko? Pero hindi siya nag-display kanina. So, try natin ulit. Yan. So, try ulit natin siya, guys. Kasi nag-display siya eh. Okay. So, let's power on. Yeah, siguro eh, ano lang. Pero nakailang buhay na ako eh. Ay. So, tingnan natin. Pero hindi siya nagdi-display na naman. Umiinit siya guys eh. Hindi ko maintindihan. Minumulto ako ah. Bakit? Hindi rin nailaw ang namlak. So, minumulto tayo, guys. So, try natin ulit. Siya pa. Ay, nag-display eh. Pag dito nag-display. So, baka nasira na ito. Pero gumagana. Ayun. So, not detected na naman siya. Ay, lumabas na naman. So, try natin palitan yung riser. Hello, may bago naman tayo. Meron naman tayo dito eh. Try natin ito. Para malaman natin kung saan ang issue. Eto. So, try natin siya. Oh, step by step. So, dito muna. Try natin dito. Kung wala nang sira. Or dito. Parang naano kasi dito kanina eh. Lawa natin. Parang natabingi siya eh. So,
Kailangan din natin siya ma-identify. Ayun, no? Parang na-damage yung ano dito. Mukhang na-damage nga. Medyo balik ko siya eh. So, I'm not sure. Kasi na, ano siya eh. Pag nagagalaw kasi minsan, hindi siya fixable. Dito, nagaganto siya. Ganun. So, tingnan natin. Ayan. So, try and try until to succeed. Okay, so tagalan ng ating video. So, 51 minutes na siya. Hindi pa tayo natapos dito. Okay. So, let's power on. Eh, patay pala. Power on. So, may ilaw pala to. Huwag di-display ba? Oh, nag-display. Ayan o. Oh. Oh. So, may issue yung aking cable. O baka minumulto ako. So, sa cable ang problema. Ayan, paano kaya ang issue na ito? Erasin natin. Minsan kasi... ano lang din. Kasi namin siya nahihibit siya eh. Maluwag na. Siguro. So, try and try. Power on. Problema talaga yung cable natin. Subukan natin. Baka ito yung sira, guys. Oh! Parang ina siya, oh. Corroded. Try natin to. So, let's see. Ah, ganun pa rin. Ah, pa cable. So, cable. Nabali na. So, palit. Sira yata ang cable. So, try natin tong old. Baka cable lang. So, ngayon lang nangyari to, guys. Sa repair natin. So, pasensya na kayo. Medyo tumagal-tagal ng kauntian. Yan. Oops. So, cable. Ayun! Sira ang cable. So, tapon ang cable na to. Ay, pasaway. Ay, nako. Cable lang pala. Ngayon lang to sa guys, nasira. Sa tagal natin nagre-repair. So, yung cable natin pala ay nasira. Baka, so, napansin ko dito, may mga, ano siya, scratches. So, I don't know. So, sira yung ating cable. So, cable lang siya. So, ayan guys. So, may display na siya. As you can see. So, sumakto naman na sira din yung cable natin. So, ayan. Okay naman tong ilaano natin eh. Ayan. So, okay naman guys ang looban. So, nagkataon lang. Siguro na po nasira ng cable natin. Wala, tapon na to. Ayan. So, tapon na tong cable na to. So, may mga extra naman tayong cable dito guys. Para hindi na ito magamit. Okay? So, shoot sa basura. Ayan. So, marami tayong cable niyan. Ayan, guys. So, ito. Okay na to guys. May display na. So, na-replace na natin ang pyesa. Ayan. So, sumabay. Ito, guys. Sadya talaga itong sira, ha? No?
So, sir, siya puta talaga itong si Rasyo. Kung sinaman kanina, missing yung parts ng ano natin makasabihin nyo ay sabihin nyo yung ibang nagko-comment sa atin ay sabihin na naman ay ginawa lang ng video. So, sarami ng video natin. Okay. So, bahala sila. Okay, basta yun. Pinata natin 2 pieces resistor and 1 SMD crystal resist capacitor. Okay, so yun yung pinalitan natin. Kasi umiinit na yung GPU chip eh. Yan. Okay, may display na siya. So, yun. Then, itong isa. Hindi ko alam kung nasira nito. Medyo hindi ko pa nasi-search. So, okay na to. Waiting na lang ito sa update sa customer. Okay. Ito guys, bukas ko na siya itutuloy guys. Kasi ngayon ay 6:24 PM na. Kasi until 6 PM lang tayo. So, super OT na tayo. So, bukas ko na siya i-re-repair. Ngayon ay October 17, 2023. Okay. So, kailangan mo na magpahinga kasi pagod na. Mahirap po. Purasahin ang katawan. Baka magkasakit. Okay. So, guys, update ko kayo bukas. For updates, this GPU. So, 2 pieces repair tayo. Ng same value. Okay. So, nakatulong ito. Na-repair yung isa. Nakuha natin yung value ng resistor kasi no schematic na board. Okay, guys. So, hanggang dito na lang. I continue this video later. Okay? Bye for now. See you later. Ayan, hello guys, good morning. So, tuloy natin yung nire-repair natin na video card kahapon. Yung isa, for ultrasonic cleaning na. So, yung umaandar na yun. Ayan, so, ito, tuloy natin. Inspection issue. Ito ay pangatlong repair na natin ito. Kasi ito ay liquid. Lagi itong nahihiyan ng daga. So, hindi pa rin nasolusyon na ng may-ari. Ang unang issue. So, yung una nahihiyan. Tapos pangalawa, nahihiyan na naman. So, ngayong pangatlo, hindi ko lang alam kung nahihiyan ulit. So, wala. Ano kasi, nahack daw yung FB account ng may-ari nito. So, tingnan natin kung anong main issue. So, ito. Ito naman yung kahapon yung hiniraman natin. Pero hindi yan issue. So, walang ano yan. Walang issue dyan. Gawin natin. Yung flux. Okay, ultrasonic cleaning pa naman natin to. Kaya don't worry. Don't worry guys. So, yan. So, inspection. Okay. Yung pangalawang tama. Ito yung pangalawang tama, guys. So, dito tinamaan ng pangalawa. Ito yata ay, hindi ko alam kung 1 volts ito or 1.8. So, hindi natin alam kung 1.8 or 1 volts. So, yan yung tinamaan before. So, yung una, yung kauna-unahan, alam ko marami, buong likod. So, power on natin siya. Tingnan natin kung ano yung dead sequence niya. So, okay naman. Malinis na. Nilinis na yata na may-ari. Pinalitan nga ng thermal pad eh. So, power on natin. Tingnan natin kung gagana o hindi. Ah, hindi gumagana. Hindi umiinit yung kanyang ano. Ouch! Sakit. So, sukatin natin itong dalawang coil na ito kung saan ito. Wala reading. So, itong kabila. Ay, wala. So, ibig sabihin 1 volt saka 1.8 volts. So, dead po tayo, guys. Okay. Pakibaligtad nga nun, ano? So, wala tayong reading. This is... What's that? So, ang galing ng tester ko eh. Yung minsan yung kabila din nabasa. So, 5 volts itong isa na to. So, present naman yung ating ano. This is 11 volts. So, present.
So, dead yung ating 1.8 volts. Ayan. So, what's wrong? Ano supply ito? So, dead siya. Wala namang may init. Okay. It's okay. So, dead. Dead ang 1.8 volts. So, 11. Ito ay 11. Okay. So, dead ang ating so, dead po ang ating 1.8 volts. Pero present naman yung ating ano. So, check natin kung alin ang 1.8 volts sa IC. So, check natin kung alin may mataas na reading. Kung ito, okay, mababa to. Ito ay 0.03. So, ito isa ay 0.3. So, ibig sabihin ito yung 1.8. Tapos, kung susunda natin, di ibig sabihin ito yung IC ng 1 volts. Ayan, lumitamit dito. So, yung kabilang IC yung ating focus. So, hindi naman shorted. Ayan. So, ito. Ito mayroong ano, subukan natin tong ano, mukhang wala nang hinang itong kabila. Subukan natin. Kasi ito yung sira before eh. Pero hindi siya sira yung IC. So, nilinis natin. So, ngayon, isaayos natin siya. Subukan ko mag-reflow nito. Ng mga parts nito sa katabi. Reflow mga tao. Ayun, natanggal. Ibig sabihin, yung isang resistor na to, ano kaya ang value at natanggal? So, not connected. Ayan. So, may issue tayo dito. Check natin yung iba. Kung may matatanggal ulit. So, yun yung issue, guys. Yan. So, itong isa na ito yung issue. Not connected siya. Ano kaya ang value na ito? Yan. Nag-corroded na rin siya, guys. Ayan. So, nag-ano pa naman siya. So, titest rin natin. Palitan na natin yan. Para maganda. So, baka ito yung sa tone. So, test rin natin yan. Ayan, palitan na natin ng ano, resistor. Okay. So, baka ito lang yung issue niya, guys. No, kasi dead yung 1 volts natin. Eh. So, ang value nito ay fuse lang pala to. This is a fuse. Oh. Ang value lang niya ay 0.1 ohms. Ohms lang. So, palitan natin siya. Ayan. So, this is 1 volts. Ah, 0.0 ohms. Dito tayo kuha. Madali lang yan dito eh. Kuha tayo dito ng ano. Marami yan dito eh. Sa donor board. Ito. Oops. Ay, baliktad pala.
Kaya pala. Ito. Fusion. Kunin natin yan. Sariwa naman yan. Saan na? Ito lang. Sariwa pa yan, guys. Malalaman natin yan kung pwedeng gamitin. Basta healthy pa yung kanyang hinang. Both sides. Yan. Kagaya niyan, guys. Kinakapitan ng hinang. Healthy pa yan. Yan. So, gamitin natin yan ng... Itong kunin natin. Yan. Healthy pa yung isa na yan. So, this is a fuse. Ayan. Okay. Importante siguro itong. Importante yan. Sa tingin ko, guys, baka ito lang eh. So, malalaman natin yan. Yan, oh, mapansin nyo, healthy pa siya, di ba? Yung hinang ay kapit na kapit. Branyo-branyo pa. Oh. Yan ang kagandahan ng mga donor board. Kasi hindi makakabili ng ano eh, ganyang resistor lang eh. Hindi ka makakabili basta-basta online. Gagastos ka pa ng 2,000, 1,000, 1,500. Para makabili lang ng ganyang ano. So, retouch natin ito mga ito. Retouch din natin itong IC niya. Sana yun lang para tapos na agad yung ating job. Itong kabila, nagdikit-dikit na. Siguro isang pa lang itong kabila. Gamitin natin itong malapat. Yan. So, ganda. Natanggal ba ako dito? Wala naman siguro. So, testingin natin. Kung mag-works. Possible yun lang. Wala ko ibang nakitang ano eh. Sa microscope inspection. So, wala akong nakitang ano. Palamigin natin konti. Yeah. So, kinain na siya ng ano. Yan yung ano eh, kapag liquid damage. Naihiin. Grabe kasi yung ano nang ihiin ng daga. Ano siya eh. Kaya... Para siyang asido. Asido siya talagang... Ano eh. Yeah, ultrasonic cleaning uli natin to guys. Kapag gumana para secured na secured. At wala magiging back job. Ayan. So, ating mahiwagang kahoy. Ayan. So, pilit ginagaya ng mga sumusunod sa ating mga technician. So, ginagaya nila tayo. So, video card repair is tayo ang nauna-unang nagre-repair ng video card only. Okay? So, tingnan natin. Pag uminit, okay na. Oh, wala akong naramdaman. Wala akong uminit, guys. Tingnan natin. Medyo warm. Pero I don't know kung doon siya nagmula. So, tingnan natin.
Kung meron siyang supply. Eh, wala siya, guys. Ah, wala. Aha. So, wala. So, hindi siya nag-warm. Siguro, possible na sira yung IC. Kasi nawala ng connection yung isa eh. Alam ko wala pa tong ano eh. Tawag dito. Wala siyang sharing pre na ano eh. Itong IC na to. Hindi ko lang alam kung may natanggal na ano. So wait lang guys ah. So linisin ko lang itong isa. Para maging kopyahan natin. Just wait for a while. Ayan, so okay na tong isa. Tuyo na natin. So subukan natin siyang kopyahan. Baka may missing parts tayo. So nagkatulungan sila sa bawat isa. So ito natulungan ito. So ngayon ito naman ay tutulungan galing din sa kabila. So ganun lang siya. Help each other. So nagkataon at pinagpala sila parehas na may-ari. Sana, ma-revive natin yan. Para maganda. Yeah, so, let's check. So, mainit pa siya. Kasi galing sa apoy. So, wala naman pala. So, yun lang. So, wala natanggal. So, ang gagawin natin ay papalitan yung IC. Kasi dito yung ating 1 volts. So, 216. Ang IC natin ay 216. So, mayroon tayo yung stock. This is 216. Yeah, this is 216.
Ipapalit natin yan. So, remove na natin siya. Kapit tayo ng cutter. Ayan. So, palitan natin siya. Baka natuluyan na. Kasi nawala yung isa niyang ano. Yan. Kasi ito dati. Yan, hindi naman to nasira before eh. Yan. Kasi nung na-damage siya, liquid damage, okay pa to eh. Nagamit pa nga nung may-ari eh. So, alam, baka lang kasi nung nawala yung connection nung isa dito. So, namatay siya. Namatay yung kanyang pin-out. So, tingnan natin. Palitan na lang natin. So, remove lang natin yung exis. Gamitan natin yan ng magandang ano. Kasi kailangan siyang i-remove. Ayan. So, after that. So, linisin natin yung flux para hindi siya kumalat. Yan. Remove natin yung flux. Tapos lalagyan natin yan ng so, nasa na yung parts natin. So, ang pin 1, hindi sa baba. Baliktad. So, ganyan. Okay. So, ganyan siya. So, yung repair naman natin nito before, hindi naman pinalitan ng pyesa. Kasi okay pa naman siya. Yan, so. Babaan lang natin yung temperature kasi yan. Para di masira. Yung IC kasi mababa. Oops. So, mag-align siya ng sarili niya. Okay, just wait for a while. Tapos, press natin siya. Yeah. Okay. Okay na. Tapos, remove yung mga exis. Remove natin yung mga exist na ano. Tayo lang natin siyang i-remove. Oh, yes. Wow, galing, ganda. So, okay na siya. So, linisin natin para ma-check kung perfect na or hindi.
So, check natin kung okay na. Palamigin ko muna. Kailangan lumamig. So, just wait for a while. Tapos itong isa, repaired na tong isa natin. Ito. Ano na lang to, stress test. Mamaya, pagsabay na lang natin na stress. Yan, so, papalitan ng thermal pad. Alam ko, nabigyan ko na to ng price yung may-ari. Nabigyan ko na to ng price. Yung total of repair. Yan. Si Sir Jeff. Dumating siya nung ano eh. Walang date eh. Alam ko ano to, February siya dumating. At least okay na yung kanya. Successfully working. So hindi naman siya guys magkakapalit yung dalawa. Gawa ng tanda ko naman yan. Mayroon siyang marking. Tapos may ano yan dito eh. May serial yan oh. So hindi magkakapalit. So yan. Saka iba yung design nito eh. Yung pinaghinangan. Ito kasi yung mga solder dito. Tinanggal ko talaga pantay na pantay. Yan, magkakapalit. Yan. Saka ito ay, ang memory nito ay Samsung. Tapos may repair history po ito dito. Yan. Ito yata yung nag-shorted kasi ito eh before. Ito yata yung pinalitan na isa. Apart. May pinalitan din isa dito eh. So, yan yung mga issue niya. Tapos dito, mayroon dito ang pinalitan. May hinang din yan. So, may bias. Kaya hindi naman magkakapalit pa ito yung mga yan. Yan. So, mamaya lang natin itong ano. Tapusin ko lang yung isa na yon. Para sabay na siya ng stress test. So, okay na siguro to. Okay na. Yeah, so, tingnan natin kung nag-works na siya o hindi. Yeah, so, pag ganito, medyo mahirap ito. Kalimbawa, hindi nag-work kasi dead yung 1.8 volts. Ibig sabihin, kung may sa supply, papunta ng GPU chip sa loob, yung ibang output ay kung may issue na siya. So, medyo mahirap. Yan. Kasi dito, nakipansin natin, isa lang naman yung nakita ako. Wala naman siyang short circuit na ibang section. So, very inspected naman yung ano niya, mga piyasa. Yan. So, dito lang yung nakita natin na may issue. Pag hindi nag-works, ay medyo delikado yung... Kahit pa kasi yan ay pag tinester mo, hindi shorted. Kasi may reason bakit hindi siya nag-on yung 1 volts. Kasi yung 1.8 volts. Kasi 1.8 volts, dadaan siya ng memory. Yan. Dadaan siya. Yan. So, tingnan natin yung ano pala. Ito. Ito may coil siya dito likod. Baka shorted yung memory. So, check natin pala. Nakalimutan natin yung i-tester. Kasi pag ganyan na may shorted yung kanyang memory, hindi talaga mag-on pag may issue. Minsan, kahit hindi naman shorted pa din po, ay possible, hindi pa rin siya mag-on. Basta may issue na sa 1.8 volts rail. Yan, hindi siya nag-ano. So, sana. Asa na ba tayo? Ito, coil. So, yan yung memory niya. May reading tayo, as you can see. Eh, hindi pala nyo nasisi. Yan. So, dalawa yung coil na yan. So, yan. 0.0. Ops, ito pala isa. So, ayan. So, teachingin na natin. Teachingin natin kung magagana o hindi. I hope gumana. So, kung nasira yung IC nito dahil dun sa isang resistor, yung nawala ng connection. So, let's see. Mahirap ito. Walang borbula schematic. So, kailangan tsagain. Meron pa ito guys na isang bahagi. I'm not sure kung same sila ng MSI. Kasi yung 5 volts nito guys. Kung yung itong IC na to na 6 pin. Kung connected siya 1.8 volts sa gates. So hindi natin alam kung connected siya. Yung iba kasi model hindi siya connected eh. Iba yung enable IC para sa 1.8 volts. So alamin natin. Okay. So let's try. Okay. So, let's power on. Oh, nag-warm. So, okay. Okay, guys. Problem is solved. Just wait for a while. Ang minute siya. Init. Ayan. As you can see.
It's perfect. It's working. Okay. It's working na siya, guys. Cleaning na lang. It's working. So, damage ay... Ang alam ko kasi itong IC na ito, guys, na ano, wala siyang ano. So, dead. Nasira yung IC niya kasi naputol yung isang resistor na wala ng connection. Hindi naman naputol. Kinuroded siya. Kinain ng kalawang ng computer. So, tusin niya na kayo. Tito ko inuubo. Ayan. Sipon, ubo. Ayan. So, yun. Wala itong isang ano na to. Yung fuse. Kasi fuse siya, guys. Fuse. Diba? Ano siya, eh? Fuseable siya, eh. So, sa... Hindi ko alam kung saan siya nakakonek, eh. So, I'm not sure kung saan siya nakakonek, guys. So, kakapain pa natin siya in case. Hindi siya masyado malinaw. Kung saan ang target niya. So, subukan natin siyang testerin para for explanation purposes. Okay? So, kapain lang natin kasi fuse naman ito, eh. Sa pin 1. Oh, wala. So, wala. Wala din. Kabila. So, wala. Dito. May tumulog dito, eh. O, dito. O, dito. Ah, connected siya dito sa kabila. Okay. So, may lumiban siya dito. Yan. So, wala. Ayun. Ito. Ayan. So, may connection tayo dito. Sa kabila. This is, ilang pin ba ito? 1, 2, 6. So, 12, 13, 14. Sa 14 pin. So, si-search lang natin yung IC na GS9216. So, just wait for a while, guys. Okay. So, let's see. Screen. GS. Alam ko wala itong ano, eh. 9216. 216. Yan, datasheet. Alam ko wala pa itong datasheet, pero I'm not sure. Ito yata, meron. So, tinayin natin. So, ano ba ito? Ay, may IC 15 siya, guys. I'm not sure kung pare sila ni 15. Kasi ang alam ko, yun yan, alam ko, guys, ay wala pa siya. Ito, 9216. Baka ito. Ay, hindi lang binibigay. Ayan, so, secured siya. So, ayan. Hindi siya free. Sa ano? Try natin ito. Ayan, ito nga yung issue nito. Wala siyang, ano, schematic, yung ano, schematic, data sheet pala, I mean. Walang data sheet. So, ito yata, alam ko hindi siya, ano, eh. I'm not sure, ah. Kung the same sila. GS9216 script natin. Hindi siya nabubuo. Maano naman pala siya after. So, tingnan natin baka sakali. Mawawala yata. After 13, 9. So, tingnan natin. So, ganun talaga pag mga pre. Waiting. Ayan. Yun lang. So, hindi nga siya naka-open. Kasi wala naman talaga siyang ano, eh. Data sheet pa itong gandong ano, model. Ayan, data sheet. So, I'm not sure kung sino makakapagbigay. Pero kung etong 15, kung parehasin, halimbawa lang. So, image. Wala siya kasi. So, tsagain natin. Wala ito, script yan.
So, wala yata talaga siya. So, tingnan natin to. Hindi ko sigurado kung pareha siya, no? So, but kailangan natin siyang tingnan. Ay, maraming pa eh. Dapat kasi anim lang yun eh. Ito kasi, JS9215. Anim lang yung paa eh. Ito dami oh. Tama ba anim? Wait lang, silipin ko lang. 1, 2, 3, anim nga lang. Ito kasi ang dami ng paa. 10. 10 yung pins. Ito, 10 din. Yan ang mahirap. So, but, paano ba? Wala eh. Kita ba dito? Wala eh. walang magagawa. So, dito mayroon siya pinakita. Pero, hindi siya ma-view. Lakihan nga natin. Wala siyang, hindi ko siya makita. pero kung hindi ako nagkakamali, pareha siya ng IC na, ano kasi ito eh, GS9216. So pareha siya ng GS9230. Subukan natin GS9230. Kasi pares lang yan ng pins. Para malaman lang po natin sa idea. 9238. So, 38 parehas. Okay, GS9238. So, tingnan natin po ito. Tingnan natin. Ow. Iba. Iba-iba. Saan ba tayo? Iba to eh. I don't know. So ano siya eh? 12, 13, 14. So, tingnan natin po ito. Ano ba yan? So, try and try. May iba. May pa-check nga. Wala. What's that? So, so kung ito yung ano, 14, so 1, 2, 3, 6, tapos 12, tapos, hindi ground siya pala. Hmm? Iba to. Ibang IC yata ito eh. Pero, mukha siyang parehas. Ground po pala yung ano, yung sa dulo na yan. Hindi, pero iba siya eh. Tawag dito. Tawagan natin kung ground. Sure ko lang guys. Kung ground. So, kailangan natin siya pag-aralan. So, let's wait for a while. Kung magkakatabi ang mga to. Oo nga siya guys. So, sorry. Kasi, ayan. So, ayan. So, naintindihan na natin guys. Ang function niya is nakapull siya sa ground. So, importante pala siya.
Ayan. So, I understand. So, hindi na natin siya, guys, kaya patagalin pa. So, ang pangsyon ng resistor na nawala is nakapull siya sa ground. Ibig sabihin, either... Kasi ang pasok lang naman ng input, guys, nito is 1.8 volts. Possible nito, kung imagine natin. So, naglalaro lang yung pangsyon ng voltage niya is 1.8 volts to 3.3 volts. So, yun yung function niya. Nakapull po siya sa ground. Parang naka-self to ground din para mag-on yung IC. Ngayon, dahil... excuse me. Ayan. So, ang issue niya, hindi naka-connect sa ground yung resistor. Ngayon, parang nasira yung IC. Na IC na ito. Yun. Ganun lang nangyari. So, nasira yung IC. Din ngayon, nung pinalitan natin ang resistor, tapos tinry ulit natin, wala pa rin pala yung supply. So, nung pinalitan natin ang IC, ayun, nag-okay na siya. So, ayun, guys. So far, yung two units solved to each other, okay? So, nasolve na po siya natin ang issue. Pares na siya may display, okay? So, ayan ang ano. Pero yung ginawa dito, guys, dun sa unahan nating video nito, yung bawal pong gamitan ng thermal pad itong GPU. Ang reason po kasi itong GPU is mas mabilis yung temperature yung transferin ng heat. Kaya ang ginagamit po sa GPU chips, ang ginagamit po is thermal paste. Kasi yung thermal paste mabilis matunaw kahit low temperature pa lang. Yung kasing thermal pad hindi po. So not advisable po. So meron na po marami na pong nagpagawa sa akin niya na nagtry maglagay ng thermal pad dito sa GPU chip. Ang naging cause po, nasira, nagbloated itong memory niya. Kasi nakalapat din ito sa sa heatsink po natin. Ngayon dahil thermal pad yung ginamit dito, yung heat niya mataas na yung temperature. Hindi kasi ganoon kabilis yung transferring ng heat temperature pag thermal pad pag sa chip. Kasi this is a metal. Ito kasi not metal. It's a carbon. Okay? Ayun, kaya ang nangyari bloated lahat ng memory. So far ginawa man ng customer ay ganun pa rin. So, mali yung nagawa. So, wala tayong magagawa doon. At least, swerte pa rin. Kasi, dead lang yung 1.8 volts natin. Ayan. So, okay pa rin siya. Magagamit niya. Kahit ito pabalik-balik na sa atin itong video card na to. So, nare-repair pa din. Ayan. Nagumagana naman. Talagang may issue naman kasi ka. Yung una naman kasing dalawang pangyayari na pinakang una. Yung una talaga, nahihiyan ng daga. Pangalawa, pinabayaan pa rin, nahihiyan pa rin ng daga. Hindi sinolusyonan na pumapasok pa rin yung daga. Kasi amoy na yun ng daga yung computer. Kahit ito, ultrasonic cleaning natin to. Yung daga kasi gusto talaga niya sa ibabaw ng computer, sa loob ng computer. Kasi ang computer, di ba, ginagamit natin mainit, tapos minsan malamig. Yung klema, mas gusto nila. Yan, kamapasin nyo yung mga speaker, gustong-gusto siya ng daga. Hindi ko alam, siguro may amoy siguro doon sa appliances na yun. Or siguro mas comfortable sila, safe sila doon. Siguro ganun para sa klema. Or siguro, ay, naalagaan ito ng customer. Safe ako dito. So parang ganun siguro. Yung ganun. So I don't know, hindi natin alam. Wala, hindi pa na pag-aralan siguro mga ganun. Pero yun yung mga napansin natin. So gustong-gusto siya ng daga. Ayan guys, so update ko kayo pero stress test. So, yung repair natin siguro 2 hours na yata ito. Pero at least 2 pieces video card solved. Okay? So, just wait for a while for stress testing. Ayan guys, hello, good afternoon. Ito na po yung ating update sa ating nare-repair. So, yung isa, ay pinalitan ng sa 1 volts IC. So, hindi ko na natandaan. Ito yung sa 1 volt, yung 6GB 1 volt IC, 1.8 volts IC. At saka thermal pad, kulang pala yung thermal pad niya, guys. So, ito na siya yung isa. Sabi yan, yun. Ayan yung isa, running na siya, stress test, guys. So, ayan. Ito yung sa, may number naman to, number 693. Ito yung February pa dumating. So, 8GB ito, guys. Yung isa, 6GB pala yung isa. So, ang memory clock nito, ang GPU clock is 1.8 and memory clock is 1.750. So, mas mataas siya kasi 8GB. So, this is a SOTA RTX 3070, 8GB.
So ito na yung result guys, EPS niya is 176.9, score niya is 4,457. So yan guys, so GPU temperature niya maabot siya ng 79 to 80 degrees Celsius. Pan speed is 68%. So yan yung percentage ng itong 8GB. Yeah. So ito yung isa sa kabila. Yan, banggitin ko na lang guys. Ito guys ay ang memory clock nito is 1830 din. GPU clock pala ay 1830 at memory clock is 1750. Yan. So yung GPU temperature is 70 degrees Celsius. Yung pan speed niya guys is 84% na ganyan. So pag 84% niya ang pan speed, so 76 degree lang, 64 ganyan, 75. Pag mabilis yung speed ng pan. So parehas yung nire-refer natin, parehas siya RTX SOTAC. Yan, parehas siya SOTAC RTX 2060. Magkailaba lang ng GB, pero itong 6GB na ito is DDR6 Micron naman siya. 192 bit. Yan. So yan yung isa, 6GB. Ito namang isa ay Samsung ito, 8GB. Samsung DDR6 256 bit naman. So mas mataas ang bit pala nitong isa nating nare-refer. Itong dito sa kabila, mas mataas ito. So yan, okay na guys ang result niyan. Itong isa. So nauna lang na konti yung isa, pero ito okay na rin, patapos na. Yeah, so far so good guys, it's working fine. As you can see, ayan, tapos na. So ang ano nito guys, score nito 4,100. So EPS niya 3 digits din. So mataas, 166 din. Ayan, so okay naman yung EPS niya guys. So okay na po, it's working fine. Ayan, okay na parehas. Saka itong isa. So dalawang repair natin. Ayan. RTX 2060 SOTAC. Ayan. So magkaiba lang ng GB. Ayan. So okay na siya guys. So yan ang ating update sa video car repair. So thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? See you on the next repair. Bye for now.